Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Andito po ako ngayon sa may Anonas, dito sa Perth Vulcanizing. Halika po, samahan niyo ako. Alamin natin kung ano yung kanilang naging buhay before lockdown at saka after lockdown. Simula nung last year hanggang sa kasalukuyan. Tara po. Vulcanization. Vulcanization in British, vulcanization, is a range of processes for hardening rubbers. The term originally referred exclusively to the treatment of natural rubber with sulfur, which remains the most common practice. It has also grown to include the hardening of other synthetic rubbers via various means. Examples include silicone, rubber via room temperature, vulcanizing and chloroprene, rubber neoprene, using metal oxides. Ito po mga kaibigan, ipapakita ko po sa inyo. Ito yung mga simpleng vulcanizing lang po. Ayan po siya. Ito yung kanilang mga gamit. Yan. Yan po. Tapos. Manoy! Magandang tanghali sa iyo. Oo. Bigyan mo naman ako ng konting time mo para sa aking mga simpleng katanungan dito sa iyong vulcanizing. Ano pangalan mo, Manoy? Andrew. Okay. Andrew, bigyan mo naman ako ng idea, pati yung mga viewers makakapanood ng video ito, kung ano-ano yung mga kagamitan na ginagamit sa pag-vulcanize. Ito, kagaya nito, ano bang tawag dito? Testingan. Tapos dyan nilalagay yung gulong. Wow. Yung gulong, saka po yung interior. Para may makita kong butas. Kung ilan yung butas, ano? Okay, dito naman tayo, dito. Ito, ano naman tawag yung dito? Plancha. So ano yung mga binovulcanize dyan? Ano, sasakyan. Sabihin natin, bisikleta kaya? Kaya. Motor? Motor. Tapos jeep? Ay, yung mga truck, kaya din yan, malalaki na yun. Kaya pa rin. Okay. Ito naman. Grinder, ano, panlinis lang to ng, ano, ng interior ba, para digitan nung, ano. Nung, Patch, okay. Ay, ito naman, ano, ito. Ganyan. Compressor. Paano yan? Anong purpose niyan? Saan ginagamit? Sa paghahangin ng gulong. Ng interior. Pero napansin ko, bakit ang daming gulong? Gaya niya, no? Ano yan? Mga brand new ba yan? O recap o ano? Second hand na lang yan. So, kagaya nito, tanihin ko lang yung presyo para dun sa makakapanood. Itong ganito na second hand, magkano inaabot niyan? 8. Hindi, anong 8? 800? 800. Itong sa motor. Ay, yung interior. Yan. Kasama ang kabit, 160 lang. 160? Napakamura, ano? Itong interior naman ang sa, ano, sa jeep. Sa jeep? Ano lang, 300. 300? Okay, kasama ng kabit doon. Kasama doon. Okay. Ayan po mga kaibigan, napakinggan nyo po, ha? Ayan po mga kaibigan, buti po merong nagpa-vulcanize ngayon. Yan po yung interior ng sa tricycle. So ganyan po yung proseso. Ito po yung tinatawag na plancha. Actually, para nga po talaga siyang pinaplancha. Ayan po. Focus natin. Ayan. Ganyan po yung proseso ng pag-vulcanize. Andrew, yan, mga ilang minuto yan? Saglit lang yan, mga... Sige. Ayun po, umusok mga kaibigan. Mga ilang minuto? Tatlong minuto lang yan. Tatlong minuto po. Kasi di kuryente na ngayon, hindi kagaya nun ang gas ang ginagamit, di ba? Ayan po mga kaibigan. Tatlong minuto lang po yan, tapos na. Ayan po mga kaibigan. Pagkatapos pong ma-plancha siya, tetestingin po ulit kung meron pang butas. Kaya nilalagyan siya ng hangin. Ayan po. Ayan po. Bumubula. Andrew, ano yan? Ibig sabihin, may butas pa? May butas. Pang ilan na yan? Dalawa. Ayan po mga kaibigan. So, i-plaplanchain po siya ulit. So, ayan po yung proseso. Pag may na-trace po na butas, ano man tawag dito? Nalimutan ko, Andrew? Grinder. Oo, para matuyo yung parte na may butas. Then, pagkatapos niyan, ano yung inilalagay? Ayan po mga kaibigan yung nilalagay. Ganun lang kaliit. Ayan lang. Tapos, sige nga. Pakita mo nga. Ayan po mga kaibigan. Then,
tatanggalin ng hangin. Okay. Yan na po mga kaibigan, nakikita nyo po. Then, salang ulit sa plancha. Ayan, ayan mga kaibigan, yan. Yan. Tapos tatagal ulit ng 3 minuto. Ayun po, ganun lang po kasimple mga kaibigan. Hindi kagaya nun, manumano, gas yung ginagamit, di ba? What is vulcanization? Vulcanization can be defined as the curing of elastomers, with the terms vulcanization and curing sometimes used interchangeably in this context. It works by forming crosslinks between section of polymer chain which result in increased rigidity and durability, as well as other changes in the mechanical and electrical properties of the material. Vulcanization is common with the curing of other thermosetting polymers, is generally irreversible. The word vulcanization is derived from Vulcan, the Roman god of fire and forge. Ayan mga kaibigan, mga viewers, tanungin naman natin po si Andrew kung magkano yung kanilang kita sa isang araw. Sabihin natin nung bago mag-lockdown, last year, March, magkano may kita nyo sa isang araw, Andrew? Bago mag-lockdown kasi, kumikita ko ng hanggang? Okay mga kaibigan, sa isang simpleng vulcanizing na kagaya nito, kumikita sila before lockdown ng 1,000 hanggang 1,500. Nung nag-lockdown naman, magkano yung inyong kita? Nung nag-lockdown kasi yan na eh, kumikita na lang ako mababa na sa 700. 700? Oo! So, 700. Kasi yung mga sasakyan, nawawala ng mga sasakyan. Oo, yan po mga kaibigan. Totoo po yun ha, walang nagpapasada, kaya ang kita nila ay lumiit. Pero ito pang isang tanong ko sa iyo, ha? Dun ba sa mga nagpapa-vulcanize dito sa inyo, sa araw-araw ha, na experience mo, meron ba kayong regular, sabihin natin, halimbawa, Lunes, Martes, Miyerkules, regular ba yun na 1,000 hanggang 1,500 nung bago mag-lockdown yung inyong income? Sa isang araw, oh. Oh. So, ang ibig sabihin na, Lunes, 1,000 hanggang 1,500. Martes, 1,500. Dire-diretso yun. Oh. Ah, okay po. Depende sa nagpapagawa. Depende sa nagpapagawa. Malakas yung gawa na. Oo. Ikaw ba, Andrew, eh, meron ng asawa o binata pa? Meron na. Meron na? Ilan na anak mo? Buntis pa na. Buntis pa lang. Pero sa tingin mo, sapat ba yung inyong ano? Yung kinikita dito para sa isang may pamilya? Kulang eh. Mahirap din. Lalo na ngayon. Tsaga-tsaga lang din. Tsaga-tsaga lang? Tsaga-tsaga lang. Oh, ano bang province mo? Bicol. Saan sa Bicol? Bicolano rin kasi ako eh. Ano? Bula, Camarines Norte. Bula, Camarines Norte. Wow! Bula, Camarines Norte. Camarines Norte. History. While rubber latex had been known of for years to Mesoamerican cultures, used to make balls and make containers waterproof, little more had been done with it. In part, this is because in its natural state, it is somewhat unstable, becoming too hard or too soft under various conditions. For example, early rubber tube tires in the 19th century would grow stick on a hot road until debris would get stuck in them and eventually the tires would burst. Ngayon, Andrew, itong pinaka-importanting tanong kasi lahat naman tayo apektado. Ano? Nag-lockdown tayo last year ng March 26. Nagsara lahat. So, ilang buwan kayong sarado? Sarado siguro kami ng mga 5 buwan. Ganyan. Okay, mga 5 buwan, mga kaibigan. Ano rin ganyan, bumalik na rin kami ng trabaho. Eh. Oo, bumalik na rin. Piniyagan ang magbukas. Okay. Si vulcanizing naman ito eh. Oh, vulcanizing. Kailangan ng mga sakyan. Pinayagang kami yung mga labas na mag-open. Mag-open na, pinayagang kayo. Ah, okay. Kaya yan po mga kaibigan. Ayan, Andrew, isa pang tanong. Ito pang simpleng vulcanizing yung ito, ay sarili mo na o hindi ba? Eh. Oo. So, nasaan yung may-ari nito? Yan. Sa, dito lang din. Yan lang sa likod? Pero Bicolano rin siya? Okay. Pero ito, matagal ka na ba sa ganitong trabaho? Oo, tagal na ako. Mga ilang taon na? Ano,
Ah, 10 taon na. Ilan din yung nagsimula ka dito? Ano, nag-umpisa akong trabaho dito, nasa ano ko eh. 15. Ngayon, ilan na ba edad mo? Ano na ako ngayon eh. 25. Oh, kasi kung 10 taon ka na, ayan po mga kaibigan, take note po ha. Napakatagal na ni Andrew sa ganitong trabaho, sa ganong kanyang kinikita. Pero masasabi po natin dito, isang marangal na trabaho. Di ba, Andrew? Oh. Kaya't yan po mga kaibigan, sana po nawa dito sa video ito ay nagkaroon kayo ng kunting idea, nagkaroon kayo ng kaalaman kung magkano yung kanilang kinikita sa isang araw before and after lockdown. So napakahirap po, kaya lahat naman po tayo alam natin na tayo ay mga apektado ng pandemic na ito. Subalit, kailangan po natin bumangon, makisabak, at talagang gawin natin yung nararapat para sa pang-araw-araw natin pagtatrabaho, pagkakanap. So ay upang tayo may makain, ano? Ayan po. Andrew, maraming salamat sa yung ibinigay na time sa akin. At welcome again sa Hotels Vlog. Thank you! Who invented vulcanization? Charles Goodyear in the 1830s was working to improve those tube tires. He tried heating up rubber in order to mix other chemical with it. This seemed to harden and improve the rubber, though this was due to the heating itself and not the chemicals used. Not realizing this, he repeatedly ran into setback when he announced hardening formulas did not work consistently. One day in 1839, when trying to mix rubber with sulfur, Goodyear accidentally dropped the mixture in a hot frying pan. To this astonishment, instead of melting further or vaporizing, the rubber remained firm and, as he increased the heat, actually became harder. Goodyear quickly worked out a consistent system for his hardening, which he called vulcanization. Because of the heat involved, he obtained a patent in the same year, and by 1844, was producing the rubber on an industrial scale. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, inyo pong napakinggan ang aking in-interview na si Andrew, at nawa po kayo ay nagkaroon ng idea, nagkaroon kayo ng kaalaman, nagkaroon kayo ng konting aral sa maikling video ito na tayo ay dapat makipagsapalaran upang mabuhay tayo sa araw-araw na ating pamumuhay. At sa mulit-muli mga kaibigan, ito po ang inyong kaibigan si Rodel na nagsasabi, huli man daw nang dating, nakikiusuri. Maraming salamat.